Si Congressman Rufus Rodriguez, isa po yan sa mga may akda ng batas. Tama ba ako? Okay. Second District ng Cagayan de Oro. Congressman, magandang umaga po. Good morning, kabayan. Magandang umaga, kabayan. Ay, ano ba ang nangyari dito sa tinatawag na GCTA na ito? Well, ang GCTA, ang sa House, we have a bill together with former, at the time, he was Congressman of Aurora, Juan Angga, Justice Sani Angara, and the others. And this bill was, our bill was entitled An Act Giving Offenders the Fullest Benefit of Preventive Imprisonment. So in other words, noong una, sa revised penal code kasi, hindi kasama pag-count sa good conduct allowance. Yung good conduct allowance na original date na binibigay, no? Uh-huh. To credit your good conduct, no? I-credit sa'yo. So that the lesser na yung imprisonment mo. Opo. So, yan. Ang nakalagay dyan sa aming bill is that, yun lang na, ang preventive imprisonment, in other words, in detention, you were arrested, hindi ka pa na-convicted, di ba? Oh. So, nag-hearing pa. Yan, isama na rin yan. Kasi, ano na eh, na-imprison ka na eh. Under the principle that our justice system is not retributive but rehabilitative. In other words, you want to rehabilitate. Mabigyan ng chance, may bagong buhay ang mga prisoners. Uh-huh. And then they also nag-provide sa ating aming House bill na na-consolidate sa Senate that klaro yun na recidivist, no? Yung mga nagko-commit pa rin ng mga kalokohan, habitual delinquent, persons charged with heinous crimes, exempted from the coverage of the law. Yun ang ano talaga. Dapat yung heinous crime talaga, hindi kasama. Hindi kasama talaga. Ay, naku. We consider the feelings. Ano naman, paano naman ang mga pamilya sa na-rape? Oh. Paano naman, di ba? Oh. Ang mga pamilya sa pinatay. Kasi heinous crime yan eh. It's something that dapat talaga walang makaisip na gagawin yun. No? Yung karumal-dumal talaga. Oh. Eh, yung bang droga ay karumal-dumal? Of course. Ay, drug lord that pa naman. This destroys the very foundation of our society. Mga bata nagda-drug na yun. That is the cause of many crimes. From drugs, that is already a heinous crime, and then they will commit rape, another heinous crime, and then murder. So yun ang nangyari dito. Now, sa kabila naman, ang Senate Bill 3064 yan, yan naman ang nag-i-increase ng mga number of days, no? Sa pagbibigay ng additional days. For example, under the Senate bill, the senators expanded the good conduct allowance from 5 days to 20 days a month. From 5 to 20 days a month during the first 2 years. And then increasing yan hanggang 30 days na ang ibibigay every month. No? So in other words, yan ay galing sa Senado. But ako naman, on my part, as far as those who are charged not with heinous crimes, and as long as they do not commit crimes. Sanchez, for example, was found to have drugs again in his cell. No, it's another case of the case in detention while you are serving your prison. So yung mga ganun, kung hindi sila heinous crimes, in favor tayo, kabayan, na bibigyan ng more days of good conduct allowance. So because I believe also in the we are trying to rehabilitate our prisoners. So, but, ang malinaw sa sinabi niyo, Congressman, yeah, ay hindi pala kasama ang heinous crime. Ang lumalabas po ngayon ay may mga si Kalawan Mayor nga sa Antonio Sanchez ay muntik na. Although ito ay muntik na. Pero correct. yung Chong Chis Sisters sa Cebu, natandaan niyo 'yon, yung rape. Oh, ay iyon Chong Sisters. Oh, yes. sa Cebu. Eh, may mga balita nga yung kamag-anak, yung magulang ng magkapatid na nakalabas na rin yung mga suspect. Rape murder case yun. Matindi. So therefore, ano namin dito, ang amin talaga na ang importante dyan is also the you have to strengthen procedure. No? What do I mean? Strengthen the procedure, yung sa GCTA. Yeah, because alam mo, ang aking suspecta dito, is that, you know, very lax ang mga ating mga officials approved UCOR on giving them. Hindi naman more than 1,000 na na-release.
Kaya nga ho. Kaya nga. 1,914 inmates released. And they were convicted of heinous crimes. So they were released since 2014. So, ang problema din dito, Gabayan, is the corruption aspect. Alam naman natin sa Bucor, ha? Sa Bucor, maraming na-exposed na dyan. At panahon pa ni Senator De Lima when he was Secretary. Opo. Yeah, they went inside. Ang daming violation. Marami pa naka-cellphone. Marami pang mga convicts dyan na who were convicted of drugs. Dapat yun, counted bilang violation. Violation na hindi na talaga makalabas yun. Yun. Nalabasan natin na may mga ibang mga drug trafficking. That's Japan yun. Life imprisonment. Eh, nakalabas na. And, yan, kailangan the Secretary of Justice mahigit talaga pag-review. And then, it has to have a review to the President. Nabanggit nyo ang review. Ano po ang laman ng batas tungkol sa pag-review? Kasi parang naintindihan namin, parang Bucor lamang ang nagdedesisyon. Bucor lang nagdedesisyon. Wala, hindi nalagay natin ang yung pag-review ng Secretary and the Office of the President. Wala ang ganun. Wala ganun. Sa kailangan ma-update yan, walang ganun. So therefore, nag-sign na si Secretary Guevara na suspend na yung implementation niya. Kaya lang, nakalaya ng 1,000. Pero bakit hindi natin naisip noon na ang Bucor ay talamak ang korupsyon? Ay kung ilalagay natin doon ang kapangyarihan para mag-review, eh, Diyos Mario Josep, Congressman. But during our time, wala pa, hindi pa yun na-discover yung si Senator De Lima lang talaga when he was Secretary of Justice na linusog talaga yung jail. At saka nakita doon iba-ibang daming violation. Pero aminado ho kayo ngayon na medyo yung ginawa niyong batas, eh hindi natin sinalang-alang na bakit Bucor lawang walang check and balance. There has to be a check and balance. So that is why the law needs to be reviewed after what has happened. Kasi ito, nandito very clear na ang batas natin, talagang hindi pwede mabigyan ng good conduct time allowance ang mga nasa nakakommit ng heinous crimes. But yet, ang nangyari ngayon, mm-hmm. marami na na-release dyan. So bakit ganun? Very clear sa law na walang heinous crimes. Bakit na-release? So yan ang tanong ngayon. Yun ang malaking katanungan. At sino ang pumirma sa release order? Correct. Yung entire official dom sa Bucor. Bakit na-release yung mga na-convict ng heinous crime? So yan talaga ang isang they have to answer that. Yun. Naku, marami. Congressman, yung expose ni yung binanggito ni Senator Ping Lacson, apat na convicted Chinese drug lords. Pero, ngayon daw ay nasa BI na, Bureau of Immigration, at for release na. Yung bang ganyan, pwede pang habulin? Ay, hindi na. Mahirap na tayo maghabol dyan kasi wala, magiging double job pa rin. Hindi pwede na yan kasi ano na eh, na-release na sila eh. So therefore, ang panalaki, then the Bureau of Immigration must have to really just deport them because after service of sentence, the law says that all convicted foreigners after the service of sentence will have to be deported to their home country. Kaya so I don't see a procedure of how to stop their deportation when they were released already. At that time, it was considered legal yung pag-release ng Bucor sa kanila. Double jeopardy pa lang mangyayari pag binalik natin? Wala na. Double jeopardy. You cannot again, what will be your basis of arresting them again? And then filing charges against them again. So wala. Mahirap talaga yun. So I don't know how we can keep them when that is the rule. After service of sentence, all foreigners will have to be deported to the home country. Naku. Congressman, totoo ba na 1994 lamang nagkaroon ng definition ang heinous crime? Yes, about that time. Yung heinous crime, there was a law that will listed down what are the heinous crimes, among them murder and rape and drugs. Yes. So, nasakop po ba ng GCTA law na ito yung mga akusado na nakagawa ng krimen bago pa magkaroon ng definition ang heinous crime noong 1994? Yes, because the Supreme Court so decided. In other words, at first, the administration when they implemented the law, they wrote a implementing rules on the law, the good conduct, na it shall be prospective, no? Prospective. So, hindi pwede ng mga
before the 2001, the year that it was approved, hindi pwede na ma-apply, like for Sanchez. That the Supreme Court rules, that case, that laws that are for the benefit of the accused, that is always the rule in criminal law. Kaya and nga. Procedure. Uh-huh. That if it is in favor of the law, criminal statutes or remedial statutes will have to, like revised penal code, will have to be retroactive. Retroactive na. Because that is the decision of the Supreme Court. What the administration at the time wanted, like Secretary De Lima, was to be prospective in the rules. Those who filed the case against that implementing rules went to the Supreme Court and said, no, the principle always of criminal law and remedial law is that it will be retroactive if favorable to the accused. And certainly, this is favorable to the accused because it adds more days to their detention if they have good conduct. Therefore, applicable talaga yan kay Sanchez, applicable as long as hindi lang it will not fall under the prohibited exemption like heinous crime. Yung ganon, pala ay talaga, yun, wala tayong magagawa, Congressman. Sabi nga nila, the law is the law. The law is the law. The Supreme Court has the last say. Ay, naku po. It is also, the principle also is there. Ang tanong ko, bakit nakaabot sa Supreme Court? May mga grupo, mga human rights groups. Human rights group, yes, and the association ng mga former prisoners. So they went to the Supreme Court, and the Supreme Court, of course, following all the tradition and all the rules of interpretation, statutory interpretation, talaga basta favor to the accused, it will have to be credited to the accused retroactively. That is a right decision also. Parang Congressman, ang sakit pakinggan sa tenga ng favorable to the accused. As long as not heinous crimes, because kung ano ka lang, it's just theft, just theft. A robbery. Mga ganun lang, mga physical injuries. You can be given this retributive, yung rehabilitative justice, kabayan. Opo. Yes. Pero ang malinaw dito, Congressman, ay hindi kasama ang mga heinous crime na kasalanan ng bilanggo. Yes, it is very clear in our bill itself in the House. It was very clear that hindi isama natin yan kasi the destruction to society is very grave. Crime. And that is why we cannot talk what happens to the family of the rape victim, the victim of the murder victim because of these drugs that have been, for example, been used. So that is why we call for a review in the panel. We are now going to have a hearing on Tuesday, September. September 3. Hearing kami, I am the vice chairman of the Committee on Justice. Tama. Sino ba ang chairman nyo? Si Justice Ching Viloso. Former Justice of the Court of Appeals. So, bilis-bilisan natin ito, Congressman. Alam naman nyo yung batas. We will put up the safeguards, especially the counterbalance, as you have said, the check and balance, by having the secretary have to approve it and sign it. And also, then even it goes to the office of the president. The president. So that it will be vetted. Talagang makuan ba? Hindi madali ba na ang kausapin ng ang viewer. So hindi pwedeng ganun. So therefore, kailangan na the higher officials will have to check on the viewer officials. Okay. Yes. Teka muna, nadyan pa kayo at kayo naman naging dina ng College of Law. Kayo matagal ng congressman. Ang sabi sa sino ba yung nagsabi? Ang sabi ng Bucor, total, ngayon tuloy, iba na ang meaning nila ng Bucor. Sabi ng Bucor Legal Office Chief, Attorney Frederick Santos, hindi raw ho nila pwedeng ibulgar ang mga pangalan hanggat walang sinasabi o hanggat niniutos ng korte. Pangalan ng na-release. Tapos after the fact na yan. Wala yan sa batas na hindi i-release. Ano bakit? It has to be released, my goodness. That is transparency and that is important to society. Transparency. Nakamali si Panyero dyan. Because there is no... Abogado ba ito? Legal office chief. Tapos na na-release na. How can you not have the public know that? Baka naman ito yung nagtapos sa San Sebastian College.
Hindi, magaling ko hindi sa Sebastian College. Because otherwise, that's the first law school, right? In San Sebastian. Then, joke lang. Where I was dean, you know? Then ang college of law, San Sebastian College. Si although I finished from UP. Okay. Yeah. So, yeah. Ay, nako, pwede pala. Pwede. Yeah, that should be released. It should be released immediately. Yeah. Bakit po not to release that? Because that is part of the every especially the victims' families have the right to know. Correct. Ito palang gumawa ng krimen na yan, ay na-release na. Yeah. You know, so therefore, for their safety, for their information, for whatever action they will have to do. So, i-release na yun so that we will know na magkaalaman na kung sino yung ano, pina-release na, hilos na yung pati, na-release pa. My goodness. Buti nakausap ko kayo. Responsible for this. Buti nakausap ko kayo, Congressman. Yeah. Ay, tulungan nyo kami. Kawawa naman yung mga biktima. Eh, yes, what is exempted, like heinous crimes, can never be part of the Bhutan-Dakhan allowance. Okay. Yes. Yeah. Sige, Congressman, maraming salamat po sa impormasyon. Thank you po. Thank you very much. Thank you. Thank you.